So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So mga pag-uusapan natin ngayon ay ang mga bawal ilagay sa bagahe sa airport. So sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay na bawal sa bagahe at mga hand carry. At kung sakali mga kabayan na mayroon po kayong items na gusto dalhin na wala po dyan sa mga nababanggit, ay paki-comment na lang po sa comment section para po aking matugunan kung saan po pwede ilagay ang mga items, kung sa hand carry ba o sa check-in baggage. So paki-comment na lang kabayan kung mga may items po kayo dyan na wala po dyan sa mga nababanggit. So paki-comment na lang po para aking matugunan mga kabayan. So, paalala lang po sa mga kababayan natin na pauwi man kayo o pabalik sa iba-ibang bansa. So, kailangan po ay pumunta kayo sa airport ay kailangan po ay may advance po kayo na oras. 2 to 3 hours po ay dapat nasa airport na po kayo. Dahil po ay kailangan po natin asikasuhin at hahanapin po natin kung saan po tayo mag-check-in. Lalo na po kung pauwi tayo ng Pilipinas dahil di pa po natin kabisado ang mga lugar, para po hindi tayo maiwanan ng ating flight. So okay mga kabayan, so gaya ng sinabi ko, 2 to 3 hours dapat nandun na kayo sa airport. So mabuti na yung mas maaga kaysa mahuli kayo. At dapat bago kayo umalis o pumunta ng airport ay i-check nyo na muna lahat ng mga dokumento nyo kung kumpleto na, para wala na pong maiwan ng mga importanteng dokumento, para walang maging problema. So okay mga kabayan, so mayroon tayong dalawang klaseng bagahe. So check-in baggage at hand carry. Yung hand carry ay bit-bit natin papasok sa aeroplano. At yung isa naman ay sa check-in baggage na makikita na lang natin sa destination ng ating bansa kung saan tayo nagtatrabaho. So punta tayo sa mga kategoryang mga bawal tungkol sa mga liquid. So gaya ng mga lotion, face wash, cream o perfume, cologne, alcohol at sanitizer and so on. So basta lahat po ng liquid ang pag-uusapan natin. So kung gusto nyo magdala sa hand carry ay dapat po ay ang limit ay 100 ml lang ang maximum. Basta below 100 lamang po. So halimbawa variety liquid, so 100 ml, so 75 ml, 25 ml ay okay po yan. So pwede po yan ilagay sa hand carry. At kung lalampas yan ng 100 ml ay kailangan nyo pong ilagay yan sa check-in baggage. Bawal po yan ilagay sa hand carry. Okay po mga kabayan. So dapat hindi siya lalampas sa 100 ml. So, teka kabayan. So may limit po yan. Dapat po ay hindi lalampas sa 10 items. So kapag lumampas yan sa 10 items, kahit na hindi yan lumampas sa 100 ml per pieces, so kukumpiskahin po nila yan. So may iwan yan sa airport. So sayang mga kabayan. So paano naman kung may dala kayong mahigit 100 ml? So halimbawa 200 ml na lotion. So wag nyong ilagay sa hand carry. Doon nyo na lang po yan sa check-in baggage ilagay, para hindi maiwan sa airport. Kasi masasayang lang kabayan. Okay po. So number 2 po na kategorya na bawal dalhin sa hand carry ay ang mga tungkol sa matutulis ng mga bagay. So gaya ng mga maliliit na kutsilyo, nail cutter, nipper, saka keychain. So yung mga keychain na nakalagay dyan sa nakabitay-bitay dyan sa inyong bag na mga tutulis na bawal, ay matutulis na bawal matutulis na bagay, so bawal din po yan sa airport. So bawal po yan ilagay sa mga hand carry. So mabuti pa ay ilagay na lang yan sa
check-in baggage, mga kabayan. So, number 3 po na kategorya na bawal po tungkol po sa mga pagkain. So, bawal din po yung mga pagkain na basa. So, bawal din po yan. So, bawal din po yan po sa hand carry. Okay lang po maglagay kayo ng pagkain basta so dry yung mga nasa plastic ba, yung mga dry foods. So, allowed po yan. Huwag lang yung basa na pagkain na magkakalat. Kasi bawal din po yan sa hand carry, mga kabayan. So, dito tayo sa number 4 kategorya na bawal i-hand carry ay ang mga medisina. Yung mga gamot po, mga kabayan. So, pwede po kayo magdala sa hand carry ay yung gagamitin nyo lang. So, halimbawa ay nagmi-maintenance kayo ng gamot. So, yun lang ang pwede nyong ilagay sa hand carry. Dahil kung madami na, mas mabuti pang ilagay nyo na lang sa baggage. Dahil may iwan lang po yan sa airport. So, okay po mga kabayan. So, number 5 po ng mga bawal i-hand carry ay ang tungkol sa mga may wire. Tulad ng mga extension wire, mga extension basta may wire po. So, bawal po yan sa hand carry. So, kailangan po ay ilalagay nyo yan sa check-in baggage. So, bawal po yan. So, sa baggage nyo po yan ilagay sa check-in baggage. So, okay po mga kabayan. So, number 6 po na bawal i-hand carry ay ang mga gamit po na pang mga hardware. Gaya po ng mga hand drill, hammer, mga screwdriver and so on. Basta po yung mga panggamit po sa mga construction, so bawal po i-hand carry yan. So ilagay nyo na lang po yan sa check-in baggage, mga kabayan. So okay po mga kabayan. So dito na po tayo sa number 7, mga kategorya na bawal po sa mga check-in baggage. So huwag po nating ilalagay ang mga pera nyo sa baggage. Mga alahas, gold. So, huwag na huwag nyo pong ilalagay doon. So, pwede po yan sa hand carry. Huwag po ilalagay doon. So, alam nyo na naman na kahit sa ang airport, pwede pa kailaman ang ating mga bagahe. So, sayang naman ang pinagpaguran. Kaya ingatan po natin ang lahat na naipundar natin. Mahirap na po maging OFW. Okay po. So, number 8 po na kategorya na bawal. Bawal po sa check-in baggage ay ang electronic cigarette. Yung vape po ay bawal po ito. So, kailangan po ay i-hand carry nyo po. Bawal po ito sa check-in baggage kasi may battery po ito. So, pwede rin po ito mag-cause ng explode, kaya pwede po ito sa hand carry. Okay po, at saka ang power bank. So, pwede ba yan sa hand carry? Ay, yun po ay pwede po sa hand carry. Ang power bank din po. Hindi po yan pwede ilagay sa check-in baggage. So, hindi yun po allowed. Pag nakita po yan sa screen, siguradong ipa-aalisin po yun. Pag nakita yun sa screen, so pabubuksan po yung check-in baggage nyo. So, kaya ilagay nyo na lang po sa hand carry ang dalawang yan. Napakadelikado po ng electronic cigarette, vape, saka power bank. So, i-hand carry nyo po yan. Bawal po yan sa check-in baggage. Okay po? So, number 9 po na kategorya na bawal po na ilagay sa check-in baggage naman. Bawal po ito sa check-in baggage. Pwede po ito sa hand carry. Ay ang ating mga personal na gamit. Gaya ng mga gadget, laptop, tablet o computer. So pwede po natin itong dalhin sa hand carry. Kasi po kapag sa baggage nyo po ito ilagay, baka pagdating sa Pilipinas ay hindi nyo na yan makita dahil basag-basag na. Kaya kailangan po ay sa hand carry nyo po ito ilalagay. Baka pagdating sa Pinas ay wala na, sira na yung ating mga gadget. Alam mo naman po sa mga nagtatrabaho sa airport ay wala po silang ingat. Wala silang pakialam sa mga pasahero. Kung ihagis nila yung mga bag natin ay talagang kung may gadget po sa loob ay talagang mababasag.
So mabuti na ang handa para hindi natin pagsisihan. So mga kabayan, so itong number 10 na bawal po ay last na po, pero hindi po ito maliit na bagay dahil nangyari na po ito sa ating kabayan na naiwan lang po sa airport. Talagang hindi ito inallowed sa airport. Ilagay mo man ito sa check-in or sa hand carry ay di talaga po pwede. So makinig po kabayan, dahil babala po ito dahil baka magdala po kayo, magplano po kayo magnegosyo sa Pilipinas. Ito po ay isang ice maker, yung maliit, parang maliit lang po siya na refrigerator na panggawa po ng yellow, yung panggawa ng crack ice yellow. So may dala po yung ating kabayan. So ang nangyari, nakita doon sa airport, pinaiwan po doon. So pagdating niya doon sa Pilipinas, nandun yung karton pero yung laman wala na. Ang nakalagay lang po doon sa papel na hindi ito allowed sa airport kasi nga po ay may pre yun. So very dangerous po ang items na ganito. Yung mga gaya ng mga refrigerator na mga maliit, basta may mga pre yun, bawal po yan, i-hand carry man yan o ano. Kaya kung gusto nyo mag-uwi ng mga ganyan, Pinas, pang negosyo, so padala nyo na lang po sa cargo. So di po talaga allowed yan sa aeroplano, kasi po yan ay may pre yun. Bawal po talaga yan. So masasayang lang yan. May iwan lang po yan sa airport, mga kabayan. Sure po yan. So ang nakita na lang ni kabayan doon ay karton na lang nung ano niya, yung items niya. Tapos sa loob may warning na iniwan nila yung items kasi bawal talaga yan. Dangerous talaga yung mga ganyang mga items. Yung mga pang-construction tools po, tulad ng mga screwdriver, mga hand drill. So ito po ang rules ng airline. So ang mga tools na mga 7 pulgada o mas maikli, sinusukat mula sa dulo hanggang dulo, kapag pinagsama-sama ay maaaring payagan sa hand carry na bagahe. So pwede po ito i-hand carry, basta pwede, huwag po malalabas sa 7 pulgada. So ang mga power tools na lahat ng tools na mahaba sa 7 pulgada, sinusukat mula sa dulo hanggang sa dulo, kapag pinagsama-sama ay pinagbabawal sa carry-on ng bagahe. Ang mga items nito ay dapat naka-impake sa iyong mga check-in baggage. So okay po mga kabayan. So paglampas na po ng 7 pulgada ay hindi na po natin pwedeng dalhin ang power tools sa hand carry. So pwede po natin itong ilagay sa check-in baggage. Okay po. So yung mga pangatlong bagay na pwede po dalhin natin mga kabayan ay ang rice cooker. So ginawa ko pang video ito dahil marami pong comment na nagtatanong kung pwede po dalhin ang rice cooker. So ang rice cooker po ay pwede ba magdala ng rice cooker sa iyong aeroplano? Ang sagot ay oo. Alinman bilang isang carry-on items o sa iyong naka-check-in baggage, alinman ang mas nababagay sa iyo kung saan ka komportable. So pwede po itong rice cooker mga kabayan sa hand carry man or sa check-in baggage. So pwede mo po ito ilagay. So pwede po kung saan po kayo komportable ilalagay. So pwede yan i-hand carry or check-in baggage. So bakit ka magugulat na hindi naman ipagbabawal ang bagay, maliban kung nakasaksak ang isang rice cooker? Yun ang bawal po. So hindi naman siguro ikaw magsasayang habang nasa aeroplano, di ba? So hindi naman po dangerous ang rice cooker, kaya pwede po natin dalhin sa hand carry man or check-in baggage. So both po ay pwede po nating ilagay ang rice cooker. So pwede po. So number 3 po na pwede po natin dalhin ay ang mga gadget, yung mga personal gadget po natin mga kabayan. So karamihan sa mga personal electronic device na consumer, naglalaman ng mga baterya ay pinapayagan sa carry-on o tinatawag na hand carry. So kabilang ngunit limitado ang mga cellphone, smartphone, data logger, PDA electronic games, tablet, laptop, computer, camera, encoder, relo, calculator at iba pa are allowed to put hand carry. So pwede po ito sa
carry on, sa hand carry po, mga kabayan. Basta po naglalaman ng mga battery po. So, mga lahat po ng mga budget. Saka mga kabayan, yung mga gadget po ay may limit po nating dadalhin sa hand carry. So, kailangan po ay 15 items lang po ang pwedeng dalhin sa hand carry, mga kabayan. Okay po. So, number 4 po ng mga tanong ng mga kabayan ay yung bird trimmer. So, yung pang-ahit po. Yung ano po ito, bird trimmer cord. So, may cord po ito. So, ang bulbous trimmer na naka-cord o cordless ay parehong pinapayagan sa carry-on at check-in baggage. So, pwede pala ito, both. Pwede nyo po ito lagay sa check-in baggage or sa carry-on. Dahil ang baterya ay nasa loob ng isang bird trimmer ay medyo maliit. Walang dahilan para mag-alala ka tungkol dito. So, both allowed po, kabayan. So, pwede po natin itong ilagay sa hand carry man o check-in baggage, ang bird trimmer. Okay po. So, yung panglima po nating katanungan ng mga kabayan ay kung pwede po tayo magdala ng Bluetooth speaker. So, karamihan naman sa airline ay nagpapahintulot sa mga pasahero na magdala ng portable electronic device tulad ng Bluetooth speaker, tulad ng JBL Charge 2. So, medyo malaki ito. Sa kanilang check-in ng bagahe hanggat ito naglalaman ng anumang lithium ion na baterya o iba pang panganib na materyales. So, pwede ito sa check-in baggage ayon sa TSA regulation. So, pwede po ito sa check-in baggage, mga kabayan. So, number 6 po ay massager gun. Ito po yung mga pangmasad. So, nag-comment din po ito mga kabayan natin kung pwede po ito dalhin. Kaya po, search ko po ito sa International Airlines Rules. So, kung nag-alala ka tungkol sa pagkuha ng isang massager gun o sa pamagitan airline rules, so, siguraduhin ipak ito sa iyong carry-on na bagahe. So, pwede po ito sa hand carry. Dahil ang iyong deep tissue massage gun sa iyong check-in luggage ay maaaring hindi ito maapurbahan ng officer sa TSA. Ang dahilan ay ang karamihan na sa mga aparato ng massager ay naglalaman ng lithium battery ion. So, mga ganitong battery po ay bawal ito. Kaya so, pwede po ito sa hand carry. Dahil pwede po itong mag-cause ng sunog. Kaya hand carry po ito, mga kabayan. So, massager gun, pagmasad po. So, yung pang-8 po natin, mga kabayan, ay ang electric pan. So, mayroon po si kabayan ng comment, kaya pictured ko po ito. Kung allowed pa itong electric pan sa aeroplano, kung pwede po dalhin sa Pilipinas. So, pwede po ito, mga kabayan, sa check-in baggage. So, hindi po ito pwede sa hand carry. Ito ay maaaring ikonsulta muna sa check-in area. But in check-in baggage are allowed po. So, pwede po ito sa check-in baggage ilagay ang electric pan. So, kung i-hand carry mo po ito, ay kailangan nyo pong magkonsulta doon sa check-in area. So, okay po kabayan. Based on my search on the international flight airline, ay pwede po ito sa check-in baggage. Allowed po itong electric pan. So, pang-8 po mga kabayan na comment ng mga kabayan ko sa akin ay ang hair straightener. Yung pang-straight ng buhok. Kung pwede po ba magdala sa Pilipinas? Kung saan po ba pwedeng ilagay? So, hindi ito pinaghihigpitan ng Security Administration ang mga naka-cord or naka-plug-in na hair straightener na nangangahulugang malayang pinapayagan ang mga ito sa hand carry at sa check-in baggage. So, pwede po ito sa check-in baggage or hand carry, mga kabayan, yung hair straightener. So, okay po, pwede po ito ilagay both. So, ang bawat pasahero ay maaaring magdala ng maraming cord flat iron hanggat gusto nila dahil hindi naman ito delikado. So, kabayan, pwede po ito i-hand carry man or check-in baggage. So, both po.
pwede po ito sa hand carry or check-in baggage po ilagay. Okay po mga kabayan? So, yung pangsampo natin na pwede po dalhin sa Pilipinas ay marami pong nagtatanong ng mga kabayan natin na kung pwede po tayo magdala ng TV. So, pwede po tayo magdala ng TV mga kabayan. So, ang mga television ay tatanggapin sa mga flight bilang isang naka-check-in baggage. So, pwede po ito sa check-in baggage. So, hanggat na natitili ito sa kanilang factory seal na kahon. So, kailangan ay nakakarton pa siya, hindi pa siya nabuksan. At ang mga ito ay nasa loob ng sukat, bigat, at kinakailangang walang karagdagang bayad sa bag. Pag ganyan po, ay wala pong bayad. So, ngunit ang television ay mabibilang bilang isang check-in na baggage. So, maaring malapat ang bayarin sa sobrang laki at sobrang timbang ng television. So, may bayad po ang TV pag sobrang laki na po at sobrang bigat. So, 43 inches lang ang limit ng TV na libre, mga kabayan. So, 43 inches. So, consider po na wala po kayong babayaran sa check-in baggage. Pero, bilang na po yan sa baggage ng iyong, kung ilan po yung timbang, kasali po yan. So, pag 43 inches po yung TV na dadalhin nyo, ay libre po yan sa check-in baggage. So, wala po kayong babayaran. So, pag lumampas po kayo dyan, halimbawa 50 inches yung TV na dadalhin nyo, pwede po kayong magbayad dyan. Pero, hindi naman po kalakihan. So, may charge po ng konti. So, pwede po ito sa check-in baggage mga kabayan, yung TV. So, bawal po ito i-hand carry yung TV. Unless po kung siguro kung 32 inches, so pwede po ito i-hand carry at ilagay sa cabin baggage. So, okay po kabayan. So, hanggang dito na lang po ang aking vlog. So, kung mayroon po kayong mga bagay na dadalhin na nag-aalangan po kayo, so i-comment nyo na lang po dyan sa comment section para ma-search ko at mabigyan po natin ng sagot tungkol dito sa mga bagay na pwedeng dalhin po sa Pilipinas. Kung saan po pwede ilagay sa check-in baggage man or hand carry. So hanggang dito na lang mga